Oh, subscribe kayo rito, ha? Mag-iingat kayo lahat. Manila, that first. Thank you. Thank you, sir. Ingat po. Ay, ako si Andres. How are you guys? You're in Pacifico Beach. And it's just beautiful. I'm just gonna show you now. Now, don't forget to subscribe to this channel and like, give a like, so more people will watch. Sulat ng mga pulis, Barangay Tanod, nakaabang na sa pagdating. Ito na, malapit na. So ngayon, inaabangan natin si Miorisco Moreno. Papasok na po siya dito sa Basico Beach para inauguration. Ilaw. Nga po, nakikita natin yung mga kapulisan at Barangay Tanod. Ay napakaigpit nila dito ngayon dahil sa sitwasyon dito sa Basico. At ngayon pumapasok na po ang escort ni Mayor Isko Moreno. At kasunod naman ito si Isko Moreno, papasok na rin po. Ngayon paparating na si Mayor. Dito na, papasok na. Nauna sa kanya yung mga escort, bodyguard. Ayan. At sa mga pagkakataon po ito, so, ay kapiling na po namin. Napaka-hitbit yung area na to. Dahil, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kasama po natin din Vice Mayor Dr. Honey Lacuna. Yun, senyores po, nauna pala. Isang magandang gabi po sa ating lahat and to welcome po sa inauguration ng Basico Bay Walk. Palakpakan po tayong lahat. Muli po, bago po ang lahat, pinakikiusapan ko po ang bawat isa na panatilihin po natin ang physical distancing sa lahat ng pagkakataon. Okay, para po magkakitaan tayong lahat, simulan po natin ang countdown. Simulan po natin sa 100 hanggang ano. Hindi, charot lang po. 5 ang start po natin. Okay? So mga batang Maynila ng Basico, sabay-sabay po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Mga launa po, bukas na yan. Ito po mga lampos na ito, ito po ay galing po sa Espanyo Bolivar. At ito naman po mga bricks po ng kinatatayuan namin ay galing naman po sa ngayon po ay nire-renovate na Manila Zoo. Yang mana?
patay mo muna. So yan, nagliliwanag na. Ayan mga kanina po dahan sa ito. Tayo po naman idadakop sa ribbon cutting. Siyempre kasama rin po natin ang ating city engineer, Engineer Armando Andres. Pakunti-kunti siyang lumiliwanag. Ang ating punong barangay, number 649. One, two, three. Ngayon po ay opisyal ng bukas sa lahat po ng mga batang Maynila ang Baseco Bay Walk. Ito po ay bahagi po ng tuloy-tuloy na proyekto ng ating buting Alcalde Mayor Francisco Escomorero Dumagoso at Vice Mayor Dr. Rahani Lacuna para sa bagong Maynila. Muli po maraming salamat po sa ating Department of Engineering and Public Works Engineer Armando Andres, City Electricians Office Engineer Randy Sada, Department of Public Services Mr. Kenneth Amorao, sa lahat po ng kanilang mga empleyado na umulan at umaraw po ay nagtatrabaho para po pagandahin ang ating Baseco 13, ang Baseco Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Rolando P. Bumagat at sa lahat po ng ating mga kapulisan. Ina-inspect po sa mga pagkakataon ito ng ating buting alkalde at vice alkalde kasama po ang ating mga kawani ng Manila City Hall ang kahawaan po ng Baseco Bay Walk. So ngayon pupuntahan natin yung nag-i-inspection po sila Manila City Mayor Esco Moreno kasama yung mga kinatawa ng Manila City. Kaya po ang pakiusap po natin sa lahat po ng mga dadayo o dadalaw dito po sa Baseco Bay Walk, panatilihin po natin ang kalinisan nito. At sa lahat po ng bumubuo ng Barangay 649, sa lahat po ng ating mga barangay officials, sa ating buting pinunong barangay, mga kabawat, barangay tanod, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang magiging katuwang ng pamahalaang lungsod ng Maynila upang manatili po ang kalinisan at kaayusan ng bagong bukas na Baseco Bay Walk. At sa mga pagkakataon pong ito, palakpakan po natin Jorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ay, maraming salamat sa ating pong minamahal na Vice Mayor Hanel Lacuna, sa ating City Engineer Andres, Engineer Randy Sadat, si Engineer Sai. Ayan, si Engineer Sai. At sampun ng kanyang mga kasama, sa ating mga Baseco Warrior, tagalinis araw-araw. Ayan, na naglilinis doon araw-araw sa gilid ng Baseco, yung Baseco Beach. No? At sa ating chairman, Eman, magandang gabi sa iyo at sampu ng iyong mga kagawad, mga tanod sa Baseco. At sa lahat ng mamamayan sa Baseco, magandang gabi sa inyo. Good evening sa inyong lahat.
sa ating mga vloggers na nandito, friends and media, sa mga kapulisyan. Anyway, ito po'y payak at simpleng alay namin sa inyo. Isa sa problema ng Baseco, walang espasyo para sa mga bata. In fact, kailangan nyo pang lumabas ng lugar na ito para makapamasyal kayo. Dahil ang Baseco hindi naman naplano. Hindi naman ito itinakdang tirahan ng tao from the beginning. But through natural, through times, dumami ang komunidad. At ngayong gabi na ito ay ipinakikita lamang sa inyo ang pangalang lungsod, ang pagbabalik o pagbibigay ng dignidad. Kahit tayo mahirap, kahit tayo squatter, may dignidad sa pagiging mahirap. Hindi po pwedeng parang passive na lang ang gobyerno. Sa maliit naming kaparaanan ni Vice Mayor Manny Lacuna at sa tulong ng inyong barangay, pipilitin naming mapataas ang antas ng pamumuhay dito. Ngayon, ito, isang abinidang ito ay yung ating mga lolo't lola, lolo, mga senior citizen, pwede nyo na ipasyal ang inyong apo. Oh, ang bango, dati puro HS dito. Oh, dito umiin, dito umiinom, tambay, kinatatakutan. Wala nga yata pumupunta sa tabing ilog dito pagkagabi. Dahil baka madisgrasya ka pa, kahit taga rito ka. Ngayon, ipakikita natin na may gobyerno, may pamamahala, at ang pamamahala ay may malasakit. Pero may kaakibat na disiplina sa atin. Kapag tayo nililingunan ng pamahalaan, ang pakikipagtulungan natin sa pamahalaan ay ang pakikiisa sa pagsasaayos. Kaya mahalaga, mahalaga na maituwid natin ang ating kaisipan bilang mahirap. Di baling mahirap tayo. May dignidad sa pamumuhay. Hindi naman kaila sa inyo. Lumaki ako sa squatter. Ayan o, bahay ko. Sa kabilang ilog o. Kung meron mang mga matatanda rito sa Baseco, o ito, pasinungalingan ninyo, sinasabi ko. Natira kami sa parola, wala pang ICTSI. Wala lahat yan. Yan nakikita nyo sa kodli ko. Wala lahat yan. Yan ay bubog at kusot lamang ng San Miguel. Ayun yung planta ng San Miguel, oh. So ang bubog nila dito. Kaya dyan, puro water lily nung araw. Nung dekada 80. Nag-aral ako doon sa Delpan. Kung saan nakatatag yung Gat Andres Bonifacio Hospital. Dating tulungan center yun. So, ano pong ibig sabihin? Isa pala sa mga taga Baseco, isa sa mga taga Parola Binondo, isa sa taga Parola Tondo, ay pwede maging mayor ng Maynila. Pwede pala yung anak nyo. Yung anak nyo uhugin, tulugin, alipungahin. Eh, ganun din naman ako ng bata ako eh. Chairman. Pero, pag itinama natin sa kaisipan natin, at nagpursige tayo sa buhay, tapos ang pamamahala, masinop, mainam, epesyente, meron palang magandang bukas na naghihintay sa atin. Kaya kayo, mga kababayan ko, lalo na dito. Alam niyo, may picture kami nito sa kabilang ilog. Para kung nakita yung Rojas Boulevard na nasa Baseco. Isa totoo, takot pumunta ang tao rito. Eh, ba't sila matatakot? Eh, mga tao rin naman ang nakatira rito. Tama, mali. Correct. Pero, tayo. Tayo na mamamayan. Tayo ang nagdadala ng karakter ng ating
komunidad. Nasa kamay natin. Ay, pakikita natin sa kanila. Oo, squatter kami. Oo, may hirap kami. Pero kami disiplinado at may pangarap sa buhay na makaangat sa aming kinalalagyan. Kaya yan ang huwag mawali sa inyo, mga nanay, mga tatay. Tsagain ninyo ang inyong anak. Walang makapag-uus ka dyan. Nangyari sa akin eh. E di pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Kaya po kayo lahat na nandito, unti-unti. In a few weeks now, I will show you, ipakikita ko sa inyo yung tunay na pagmamahal sa mahirap. Binulong ko na kay Chairman, mas na-excite pa siya para sa inyo. Kagabi lang at tundukan na, ayan si Engineer Andres, si Vice Mayor. Mas may gagawin kaming mas maayos, mas may dignidad, mas malinis, mas panata. Unti-unti. Mahihirap ang buhay. Eh, kaysa naman ako, halimbawa, kung ako nasa kahirapan, reklamo ako na reklamo, kung kanita-kanina, magsikap na lang ako. Mag-ingat na lang ako sa kagitnaan ng pandemya nito. At patuloy kong mairaos ang aking pamilya. May mapaghari mo naman lamang. Kaya kayo nandito, kung maalala ninyo, unang pangako ko sa inyo, noong naupo ko mayor, ano sabi ko? Ayokong pamamahayan ng kriminal ang Baseco. At kung meron pang nakikinig ng mga kalongges at nakikihalubilo sa mga mapapayapang tao na inirarawos lang ang kanilang pamilya at napaghaharimunan lang nila, umalis kayo rito. Uubusin ko kayo rito. Yan ang commitment ko sa inyo. At nabalitaan nyo na yan. Marami na kayo nabalitaan dito. Uubusin. Basta payo ko, ha? Payo ko lang. Payo ko lang. May panahon pa ng pagbabago. Magbago na kayo. Tumira kayo rito. Maayos. Makayapa. Hindi kayo ng pinangkapwa mahirap. Welcome kayo rito. Pero titira kayo rito para makihalubilo sa gusto ng kapayapaan, kapanatagan. Konti na lang ang tulog ninyo. Pupuyatin ko kayo. Yan, commitment ko sa inyo. Tulungan ninyo kung tulungan kayo na makamit ninyo ang kapanatagan. Hindi magtatagumpay ang pamahalaan na mapanatiling payapa ang isang challenge na area kung ang mamamayan ay hindi makikiisa sa pamahalaan. Basta sa maliit naming paparaanan, hindi kami titigil. Hindi kami titigil. Kaya po sa inyo, mga taga-Baseco, mag-iingat kayo. May pandemya pa. Ha? May pangamba pa at may panganib pa. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. At alam niyo naman na kumamatay itong coronavirus. Mag-iingat kayo. Babalik ako ulit dito. Mga padali-dali ko lang. Kagabi nadali ko na. So, i-official na lang namin sa tulong ng ating minamahal na Vice Mayor, Hani Lacuna. So, muli, ito ay munting alay namin. Kung araw-araw hinuhugot ng mga Baseco Warriors, yung basura dyan na hindi nyo naman basura. Dahil naniniwala naman ako, by this time siguro nakikinig na kayo sa akin na hindi kayo nagtatapo ng basura dyan. Yung etsas ninyo, ibalot ninyong parang suman. Ilagay nyo sa plastic bag. Hintayin nyo yung truck ng basura, doon nyo itapo. Tama ba yun? Eh, nung araw magsusuman din ako. Kaya nga, pag tinanin yung Wepax ko, puro gas-gas na Wepax ko, kakapunas ng dyaryo. Oh, pero ang nanay ko, tinuruan ako, ilagay ko sa tamang sisidlan, hintayin yung truck, doon mo ilagay. Huwag din dumihan ang inyong kaligid.
Kasi yan refleksyon ng pagkatao natin. Ayokong tayo mamaliitin dahil tayo mahirap. Gusto ko may dignidad sa pagiging mahirap. Dahil tayo tao din. Kaya yung hinihingi ko namang kalinisan, kaayusan, hindi ko namang kapakinabangan. Kapakinabangan niyo din yun. Oh. In return, you will have my attention. Bibigay namin yung sakap, maayos at disenteng paglilingkod para sa inyo. Kaya mag-iingat kayo, ha? Oh, gusto niyo bang manalo? Zero COVID ang basay ko? Oh. Mahirap, pero walang masamang mangarap. So, ako naman, kami, ang punang aming mga kasamahan, umasa kayong pipilitin namin maging mainam, masinop, at epesyente sa paglilingkod. Sisinupin namin. Ha? So, ulit, paalala ko, okay mga palongges, may panahon pa. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka, magbago ka, nang di ko magsisi sa huli. Oh, malis na kayo rito. Hmm? Yung gusto naman ng mairaw sa kanilang pamilya, manatili kayo rito. Manatili kayo. No harm will come to you. And if they did, ang garanti ako sa inyo, sa masulok ng Pilipinas, kuweba, lungga ng dagat, susuungin namin. Nandito si General Miranda. Di ba si, Colonel natin. Oh, di ba kayo natutuwa? For the first time, ito ha, isishare ko sa inyo. Kayo, mas alam nyo to kaysa sa akin. For the first time, nagkaroon ng sariling presinto ang Baseco. Di ho ba? Yung bang pagmamalasakit? Di ba? O, di dumami ngayon ang kapulisyan dito para mapanatili ang kapanatagan ng tao. So, yung laway namin, kinakargahan namin ng aksyon. Kaya kung babasahin natin, o, sino nagsasabi ng totoo o sino yung mga bulahan. Yeah? So, mag-ingat kayo, please, ha? Kaya nyo bang bigay sa akin yun? Maglilinis pa kayo. Huwag niyong tatapunan yun, ha? Oo. Kasi lahat ng basura dyan na galing sa ibang bayan, lilinisin ang base. Para pakan niyo naman yung base ko, ha? Let ko lagi na nasa kilikili yan. Kakadampot ng basura. Pero we will continue to do so. Gusto ko magkaroon kayo ng maliwalas na pamayanan. Okay? So, Chairman, congratulations sa yung mga kagawad din na parang gayo-visa. Mga tanod, thank you sa inyo sa pagtulong nyo sa pagbibigay ng kapanatagan sa atin. So, sumba na! Pwede na magsumba! May nagsusumba na! Ingatan nyo, ha? Ingatan nyo. Sa inyo to, hindi atin to. Para sa inyo to, ingatan nyo. And many more things will come. Kaya pala, palakpakan nyo itong mga to. Araw-araw. Tapos, pag dumating ang oras, malinis na ang tubig. Nung araw, malinis ang tubig sa parola. Yan, sa kabila. Alam niyo bakit? Ba't ko alam? Pag tinuli ka nung araw sa pupo, diyan ka maliligo. Diyan ka maglalanggas. Naalala niyo yun? Ayoko kung may tinuli sa inyo sa pupo. Kami nung araw. So, pwede. Kung natikman namin nung araw na malinis sa tubig, sa tulong ng gobyerno, sa tulong ninyong mamamayan, responsable mamamayan, lilinis ang tubig, o hindi nyo na kailangan pumunta ng Boracay. Diyan na lang, sa Baseco Beach. Magtampisaw kayo. For the meantime, tumulong kayo, tulungan nyo kami na mapanatiling maging malinis itong lugar na ito. Itong beach na ito. Kaya, muli, maraming salamat sa inyo. At may awa ang Diyos, huwag kayong mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Magandang gabi, papalain awa kayo ng kung magkakaw. Manila! God first! God first. Thank you. Ingat lang. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso.
Ganyan po ang ating muting Vice Mayor Dr. Han Lacuna at ang mga kawani po ng Manila City Hall. At maraming salamat din po sa lahat po ng bumubuo ng Barangay 649 Zone 68 sa pamumuno po ng ating muting Chairwoman Diana E. Espinosa and Council, sa ating mga barangay tanod, coordinators and volunteers na siyang magiging katuwang po ng lungsod ng Maynila ng ating muting alkalde upang mapanatili po ang kaayusan at kalinisan ng Baseco Bay Walk. So muli po, palakpakan po natin ang inauguration ng Baseco Bay Walk ngayong gabi at sa lahat po ng naging bahagi ng ating inauguration ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manatili po nawa tayong ligtas at malusog sa lahat ng pagkakataon. Manila, God first! For photo ops po, tinatawagan po namin ang lahat po ng ating mga barangay officials. Yung mga barangay officials po muna natin. Let's observe physical distancing, please. Lahat po ng ating mga barangay officials. Buka tayo. So yan, tatapos na. Pauwi na si Miot. Thank you.